Magandang hapon po. Okay. Mga pangalan ng Sunday ngayon. Okay, magandang happy Sunday. Ang sabi ko magla-live tayo ngayon. I'll just do a sound check to see if okay pa yung volume natin. Alright. The past week, dalawa po ang, tatlo yung nakikita kong issue na dapat ma-discuss natin. Hi, Lane 2 at saka Gretchen Pangkison. Labas, bus, Miss Sean. Okay. Alright, good afternoon. Tatlo po ang issues na dapat talakayan natin today. Ang primary po na nakikita ko ay syempre ang mga pangyayari dun sa NFA. Ang problema natin ngayon sa NFA kasi nakita naman natin ang developments, no? This week, inanunsyo ng ating Pangulo na i-dissolve daw niya. And these are his words kasi sinabi niya po ito in a meeting before the legislators. Ang sinabi ng Pangulo natin ay the council is dissolved as of right now. The National Food Authority Council is dissolved as of right now due to corruption. I am dissolving the board. Okay. Medyo magulo after that kasi wala naman pong official statements ang nakita natin post that announcement. Gayun pa man, maliwanag, lumabas sa ating mga magbabalita yung pangyayari na ayon dun sa mga reports. Kumbaga, the president took aside and said that dahil nga hindi umaksyon ang National Food Authority Council doon sa order niya na mag-import ng bigas, naubusan po ng bigas ang warehouses ng National Food Authority. Originally, the blame was being laid on NFA Administrator Jason Aquino. At dahil daw sa unang-una ang binintang sa kanya ng Senado ay bakit mo in-announce? Dahil in-announce nyo, ngayon nagpapanik ang mga tao. Also, nagkamali ang Senado at first they were thinking na ang in-announce ni NFA Administrator ay rice shortage. Pero maliwanag po na hindi rice shortage. Ang sinasabi noon ng NFA Administrator ay kukunti na po ang bigas dun sa warehouses ng NFA. Ngayon, sabi ni, despite the explanations ni Admin Aquino doon sa Senado, hindi siya pinaniniwalaan ng Senado and maliwanag po na hindi rin siya pinakikinggan. Ang sinasabi nga at the last hearing ni Senator Villar, nagtuturoan lang kayo ng council. Basta kailangan siguro buwagin na ang NFA kasi parang hindi na yata necessary. After that, shortly after the last Senate hearing, naubos na po ang bigas dun sa warehouses ng NFA. At dahil naubos yung bigas sa warehouses ng NFA, nagkaroon ng panibagong blame game. Okay. Dahil nagkaroon ng panibago, ano na naman yung audio na naman ba po? Kasi yun nga yung problema, kaya ayoko nang mag-live. Ang daming nagre-reklamo sa audio. Nagpalit na ako ng mic ng ilang beses para nagre-reklamo pa rin kayo. So maybe it's better to just write this out. Sige, patayin na lang natin to. Huwag na tayong mag-live. Hindi kasi nyo ako narinig. There seems to be something wrong with the audio. Do you want to go on my headphones? Do you have a mic? The headphones has a mic. Ano? The headphones has a mic. If you can do it right away. So, tutuloy ba natin to? Hindi. Kasi yung iba nagsasabi, naririnig nila ako, yung iba nagsasabi mahina po. Baka gusto niyong i-adjust yung audio ninyo. Kasi there's really no point in doing this . Nakakainis kasi tuloy-tuloy lang yung mga comments. Sinasabi mahina ang audio ko.
And it's distracting. Oh, ngayon nothing is wrong with the audio. Ano ba talaga? Okay, balik. NFA. NFA. Ang nangyari sa NFA is that after yung Senate hearing, naubusan ng bigas ang warehouses ng NFA. So, naubusan ng bigas, panibagong round ng blame game. So, sinabi at nilantad yung mga, ano, in accordance with what happened, in-announce naman, lumabas naman from the NFA itself na sinasabi nila, it's because despite the directive of the president, not just once but twice, sinabihan na niya yung council na mag-import ng bigas para hindi maubusan ng warehouses ng ano, ng NFA. Hindi pa rin nag-import ang board. Ngayon, meron ng history ng problema between the NFA administration and the National Food Authority Council. Last year, gustong i-extend ng NFA council yung period to import. Nag-expire yung period to import rice by the private sector ng February 2017, pero gusto ng board na i-extend yan until May. Hindi pumayag ang administrator kasi sinabi niya, hindi po natin mandato na i-extend yan, lalong-lalo na kasi harvest period. Magko-compete yung rice na i-import ng mga traders doon sa rice na hinaharvest ng mga farmers at the time. Gayunpaman, nagpipilit yung council na i-extend yung period at umayaw ang NFA administrator. So nagkaroon ng tug of war ngayon between the council and the administrator at sinasabi ng council gusto sana nilang patanggal ang ating administrator. Pero dahil presidential appointee si Jason Aquino, hindi din magawa ng board. So naghanda actually ng board ng kaso against the administrator. Hindi po natuloy yung kaso na yun kasi nag-interfere na naman ang Pangulo. And what he did was he fired Undersecretary Maya Halman Valdez na Undersecretary ni Cabinet Secretary Leoncio Evasco. Si Valdez po kasi ang nakaupo dun sa board ng NFA in lieu of CabSec Evasco. At siya po ang nagpipilit at the time na i-extend yung period for importation. Okay. So pumasok ang Pangulo na fire si Valdez, hindi na na-extend yung period to import. Ngayon, despite that, sinasabi kasi at the time ni Administrator Aquino, hindi pwedeng i-extend yung period to import, pero dapat mag-import ng government to government kasi paubos na naman less than 15 days yung stocks ng NFA at the time. Dahil pa less than 15 days yung stocks, nag-request si Jason na mag-government to government importation as early as 2017 last year. Hindi din pumayag yung council. So, as time went on, ito na po. In the meantime, business continues, nag-manage pa rin ang NFA ng rice stocks nila. So, yung mga lumang stock, nire-release nila, yung mga bago, iniimbak nila. Anong nangyari? Nitong February, less than, parang 2 days na lang yung rice stocks dun sa NFA. So, sinabi ni Admin Aquino, with less than 2 days, in-announce na niya dun sa publiko kung bakit wala po silang marilease na bigas dun sa merkado. Normally kasi, nagbebenta ng rice ang NFA kapag mataas ang presyo ng bigas sa market para merong option yung mga mahihirap na makabili ng murang bigas. Dahil dun sa announcement niya, nag-react ang mga tao, including yung Senate at saka yung Council. Nagalit ang Council na bakit mo in-announce. Nagalit din ang Senado kasi sabi nila, dahil sa announcement mo, nagpanik ang mga tao. But of course, this was in keeping with the transparency requirement ng Administrasyong Duterte. At the Senate naman, panay ang tanong ng Senado tungkol sa other matters at saka tungkol dun sa alleged announcement. In other words, ang pinagdidiskitahan ng Senado at the time isn't so much the fact na kukunti na yung bigas dun sa warehouses ng NFA, pero kung bakit niya in-announce.
Dahil hindi rin naiintindihan ng ibang mga senador yung role ng NFA, ang iba sa kanila ay gusto sana nilang mag-introduce ng legislation na tanggalin na yung NFA. So, nung finally, during the Senate hearing, ang hindi alam ng karamihan is that the President had asked for reports from the NFA administrator without going through the NFA Council and without telling Cabinet Secretary June de Vasco. Bakit mahalaga po ito? Because it means that the President knew what was going on the whole time. So nung, because Admin Aquino continued providing facts and data from the NFA, in order ng Pangulo ng February na mag-import na ng bigas yung council. Ang ginawa ng council, hindi pinirmahan yung terms of reference ni Cabinet Secretary June de Vasco, kung kaya't hindi umandara yung importation. Dahil inutos nila kay Admin Aquino, hindi po, ang explanation nila kay Admin Aquino, hindi daw muna sila mag-import, hayaan na daw na dumating yung importation ng June. Supposedly kasi, dahil harvest season. Ang sabi ni NFA Administrator, wala namang it doesn't matter whether harvest season or not. Walang rice stocks sa NFA. At kailangan ng rice stocks ang NFA para merong option yung mahihirap kung matataas ang presyo ng bigas or kung para sa calamity, if ever may calamity na mag-strike during that time. Gayun pa man, hindi pa rin tinuloy ng NFA Council ang pagpirma ng terms of reference, kung kaya't si Pangulo na ang umupo sa Council at iniulit niya yung kanyang directive na mag-import. Kasi sabi niya, di baling may sobrang bigas kesa naman kulang. Kasi nga nagkakarebolusyon kapag kulang ang bigas. So, gayon pa man, after umalis ang Pangulo doon sa Council meeting, biglang binago ng members ng NFA Council yung resolution na mag-import ng bigas. In other words, nag-resolve sila without putting it in a resolution, nag-agree sila na hindi muna sila mag-i-import. Pag ako naman na mahina yung audio, titigil na natin tong kalokohan to because there's no point. Okay, so sabi ni Cabinet Secretary Evasco, sige, susunod kami, mag-i-import, pero not right away. So, yung dating timetable na June na pagdating ng bigas, ginawa nilang May ang pagdating ng bigas. Which means, hindi pa rin nila sinunod ang sinasabi ng Pangulo. Finally, this week, sinabi ng Pangulo, I am dissolving the council due to corruption. So, anong sinabi? I am dissolving the council due to corruption. Nagkagulo ngayon. Kasi kahit dun sa ibang mga nag-announce ng balita na ito, sinasabi nila na during the time na nag-announce ang Pangulo at in-announce niya ito in front of the rice traders because he met with rice traders at nakiusap siya na babaan ang presyo ng bigas. So, sabi ni Pangulo, I am dissolving the council as of right now due to corruption. Tumayo po si CabSec Evasco at saka si Executive Secretary Medialdea. Tapos sabi ni Secretary Medialdea at saka ni CabSec Evasco, sir, you cannot do that kasi it's created by law. The council is created by law. Naloka ang Pangulo. Well, that's ad hominem. That's editorializing. Sabi ng Pangulo, huwag niyo akong sabihan. Alam ko ang sinasabi ko. And I know what I'm doing. So, in other words, pinaupo niya yung dalawa. Ang mali kasi ni CabSec Evasco at saka ni ES Medialdea is pinagsabihan nila ang Pangulo in front of other people. You don't do that to the head of state. If there is a problem, pwede naman i-correct ng Pangulo yung statement niya later on, but it was not necessary to correct him in front of other people. So, sa madaling sinabi ng Pangulo, pinaupo niya yung mga nagsasabing you cannot do that, and he said, basically, he said he can. Sabi ng later on, naging maliwanag
pinaliwanag rin dito ng Pangulo kung ano yung pakay niya. Ang sinasabi niya is, gusto niya konti lang ang kausap. Ayaw niya ng maraming kausap. At saka, nagka-problema talaga with the council kasi nga, despite two directives by the president, hindi pa rin sila nag-import. Ano ang timetable ng importation? Usually, kapag government to government, that can be done within a period of about 30 to 45 days. So, within that period, dapat nakapag-import na. So, kung tinuloy nila yung utos ng Pangulo, di dapat nitong April, meron ng bigas, hindi na zero yung warehouses ng NFA. Pero, medyo magulo afterwards kasi ang daming naglalabas ng opinion na hindi pwedeng i-dissolve ng Pangulo dahil created yung council by Presidential Decree 1770 at saka PD4, if I'm not mistaken. So, sabi ng, dahil sa mga lumalabas din na government people na nagsasabing hindi pwedeng gawin yon, and in fact, meron pang mga sinabi si Cabinet Secretary afterwards na hindi nga dapat i-dissolve ang council, medyo magulo yung understanding ng publiko kung ano exactly yung nangyayari. In fact, katulad ng ibang mga tanong mga tanong ninyo dito, sino bang nasibak? Wala pong nasibak. Hindi din po tinanggal bilang cabinet secretary si Sec. June Evasco. Ang tinanggal lang po sa kanya ay about three agencies, NFA, Irrigation, tsaka Coconut Authority, and one other yata. So, ang directive ng presidente is exactly this. Nagpagawa siya ng administrative order or executive order or memorandum order sa PMS. Ang mga kailangan niya is, one, he is supplanting his discretion, the discretion of the board with his discretion. In other words, gusto niya na, kumbaga, because everybody in the council sits as an alter ego of the president, except of course for the farmers' representative, sinabi ng Pangulo, ako na lang, or konti na lang sa inyo ang kakausapin ko. Anyway, you're sitting there on my behalf. So, parang what the president wants is that it is his discretion that will be exercised, not by the, and not by the board, not by the council. Siya ang magde-decide, kasi yung council, nagde-decide yan on behalf of the president. So what he's saying is, I'm going to do away with the middleman, kasi ilang beses ako nag-utos dito kay Admin Aquino, hindi nyo naman sinunod, at pinigilan nyo pa si Admin Aquino from following my directive. So, ang clarification na in-issue ni spokesperson Harry Roque ay ito. The President expressed his intent to place the NFA under the Office of the President. So, hindi pa totoo ang ilalagay siya under the Department of Agriculture. So, dahil ito yung sabi ni Spokes Harry. The intention is to place NFA under OP. Okay? Hindi under the DA. So, nagbago na naman kasi may lumabas na balita na ang gusto ng Pangulo ay ilagay ang NFA under the DA. Hindi pwede kasi tinignan natin yung batas at ang nakalagay sa batas, ang DA nakaupo dun sa council. So, para maging under ang NFA sa kanya, kailangan baguhin yung mandato ng DA. But since the DA, the Department of Agriculture Secretary, is the alter ego of the President, pwede naman ilagay directly ang NFA under the Office of the President, under the power of the President to reorganize the executive. Tapos, dun sa meeting din ng Pangulo with the rice traders, nakumbinsin niya yung mga rice traders na ibabaan yung presyo ng bigas nila from dating a high of 55 to 39 or 38 pesos. Kinonsider din daw ng Pangulo yung na ang approval na lang ng rice importation ay mapunta dun sa TA Undersecretary Berna Romulo, pero hindi pa po ito nako-confirm by the DA, by the Department of Agriculture. Okay? Tinuloy na, bumaba na yung presyo ng bigas. Okay, so ano yung next?
Ang next na iintayin natin pagdating dito sa NFA issue ay yung pag-issue ng Pangulo ng either administrative order or executive order para ma-define na kung saan talaga mapupunta ang NFA. Pero maliwanag doon sa message ng Pangulo is hindi na po niya pinagkakatiwalaan ang NFA Council, gayon hindi nga sila sumunod dun sa directive ng ating Pangulo. Okay? So, yun ang paliwanag yan. So, sabi ni Spokes, gusto ng Pangulo under the Office of the President ang NFA. So, wala pang final kasi wala pa nga yung EO or AO na ini-issue. So, iintayin natin yon para malaman natin kung ano na talaga. Pero ang maliwanag dito ay pinagkatiwalaan ng Pangulo itong si Admin Aquino. Ngayon, ano yung mga remaining issues? Number one, ang sabi kasi ng council, kaya nagkaroon ng shortage inside the warehouses of the NFA ay dahil nag-release si Admin Aquino ng bigas noong October, November, December. Sabi ni Admin Aquino, ay, yung hamon ng audit, sige, ilalabas namin exactly how much was released during those times. Pero sabi niya, nagre-release naman talaga ang NFA ng bigas at all times, lalong-lalo na kapag maluluma na yung stock, number one. Number two, at saka kapag tumataas ang presyo ng bigas. So, nung nagkahamunan ng audit, sabi ng board, o sige, magpapa-audit tayo, hinanda na ni Admin Aquino yung mga documents needed for the audit. Ang hindi nagpa-audit is the council. Okay, ito hindi to lumalabas sa balita. Hindi po pinirmahan ni Cabinet Secretary Leoncio Evasco ang resolution. In fact, hindi sila gumawa ng resolution para ma-audit ang operations ng NFA. So, natatawa ko eh, kasi sinasabi ni itong sina Kiko, sina Senator Kiko, etc., lalong magkaka-corruption kasi nga wala na yung council, etc. Eh, bakit yung council nga yung hindi nag-order ng audit? So, ang transparency required po yan for all executive positions, for all executive agencies. So, ano yung sinasabi ni Senator Kiko? Each agency is prone to corruption all in more or less equally. Ang kailangan lang talaga ay transparency. At napatunayan na ng NFA na transparent sila. Yun nga, in-announce nga nila na kulang na yung bigas, na pagalitan pa sila. So, yun. Ngayon, tinitignan ko kasi yung ibang comments na baka hindi ko na, So, tignan ko po lang yung Okay, tinitignan ko yung Sabi ni Cheryl, would it be nice if the senators are going to mingle in real life with the citizens to see with their own eyes the real situation? Let them be engaged with people. Oo nga, totoo yan. Masyado silang na-ivory tower. Totoo yan. Ito nga yung problema ko with the senators. Nagtatanong sila dun sa sa NFA administrator, pero hindi sila nakikinig dun sa sagot. From what I understand, hindi naman to naka-escape dun sa puna ng ating Pangulo. Okay, Britt, I want to answer your question. Hold on. Si Britt Lomano Scott says, why don't we introduce corn, bananas, potatoes, and etc. as a substitute for rice? I know it's hard, even for us here abroad. We keep longing for rice, as if we cannot survive without rice in a week. But we get by. Our country is very rich in agricultural products. Ma'am, wala naman pong problema sa ganyan. Pero, very specific po kasi yung mandato ng ating NFA. In order for the NFA to be able to handle other agricultural products, kailangan pong baguhin yung batas niya. Sa DA po, yung ganong klaseng polisiya. So, sabi ni... sabi ni Sakalbi Berrera, malamang nagmumukmuk lahat ng nasa NFAC, at yung mga miyembro ng gabinete na sumusuporta sa NFAC sa di pagsunod sa mandato ng presidente sa mabilisang pag-aangkat ng bigas. Babalik na ng bundok si Evas kung tatanim na lang siya ng palay. Alam nyo, hindi po ako galit in the same sense kay Cabsec Evasco.
Kasi ang tingin ko, nagre-rely siya dun sa abiso ng ibang mga economic managers. Hindi ko po kasi nakikita na meron siya pong kakayahan na maintindihan ng kumpleto yung issues tungkol dun sa participation ng bigas dito sa ating ekonomiya. Gayunpaman, it is his obligation to understand. Sabi ni Alan Opina, is the NFA Council and BSP conniving to create inflation by giving misinformation about price shortage in the market? Alam niyo, maganda yung theory mo, Alan. Alan? Anyway, maganda po yung theory niyo. Kasi napansin po natin na yung, for instance, yung BSP policies lately, hindi nila ina-address yung rising inflation na malamang brought about possibly by train at saka yung bagong policy na mag-hold, na magre-release, na binabaan yung holding amount ng mga banko at they make more money available for loans. So, dahil dito po, nag-register po tayo ng 4% na inflation rate na hindi naman po ina-address ng BSP. So, maganda po yung theory niyo, Sir Alan, pero aside from yung ng actual policies na ini-issue ng BSP at saka itong ano nila, kasi nakakatakot, mataas ang inflation tapos magtataas ka ng presyo ng bigas or hindi ka maglalabas ng murang bigas. It means na talagang mahihirapan yung mga mahihirap na. Sabi ni Suzette Strandberg, we're an agricultural country, what happened to self-sufficient? Ang Pangulo na mismo ang nagsabi na kalimutan na natin ang self-sufficiency sa rice. Kasi right now, hindi tayo, while we are capable of producing something like 80 to 90% ng rice na kinukonsumo natin dito sa bansa, hindi po siya efficient. Ibig sabihin, mataas ang presyo compared dun sa pag-produce ng bigas dun sa ibang mga bansa. So, ang sinasabi ng Pangulo, there are two priorities here na tinitingnan natin parati. Self-sufficiency at saka ability to feed ourselves. Those are two different things. Kasi pwedeng ma-produce natin 100% ng requirements natin sa bigas. Pero kung ipoproduce natin yon at prices that are so high, hindi rin makakabili yung mga mahihirap, then there is no point in being self-sufficient. Diba? Kailangan ability to produce enough rice and to produce it at prices so that everybody can avail of it, can buy it. So, yun ang ibig sabihin ng food security, na available yung ating pagkain when we need it and at prices that we can afford. So, yun po mismo ang mandato ng NFA. Okay? So, yung mga hindi pa po nag-share, reminder lang po, paki-share naman po. Okay? Titignan ko pa yung ano. Sabi ni Maria Angela Kahanding, hindi po ba kawawa yung mga small private rice retailers na nakabili na ng stock at a higher price din biglang maglalabas ang lower price rice sa market tomorrow ng mga big rice traders? Right now po kasi, ang priority is to make sure there's cheap rice. So, kung magko-compete po ang rice retailers, nagko-compete, they can compete dun sa higher price rice. Ma'am, we're not producing enough rice for the whole country. So, maraming bigas at maraming pagkakataon na ibenta ang bigas na ito dun sa merkado. Kasi nga kulang eh. At yung in-import lang natin, ang pinaalaw lang ni Pangulo na i-import ngayon ay para dun sa rice stocks ng NFA. So, hindi ko po nakikita na magiging lugi yung mga private rice traders kasi nga po, hindi pa po, kumbaga, hindi tayo nagpo-produce ng surplus. Yung mga maibibenta, makukonsumo po yun. Sabi ni Gregorio, yung NFA Council may place sa May Aritao, Nueva Vizcaya, about trucking of rice from rice traders. Ang laki pala ng lagay nila dyan. Kaya pala ayaw sumunod agad nitong si CABSEC. So, may galawang cartels talaga sa NFA. Observe ko lang po, sabi ni Gregor. Wow. Okay. Huwag sanang totoo yan. But if it is true, then meron tayo talagang problema.
Sabi ni Lynette Chongson, sa interview ni Rason kay Evasco, ang sinasabi niya ay ang kalakaran ay G2G ay prone daw ito sa corruption kaya gusto niya G2P. Samantalang ang rice smuggling noon ay dahil sa recycled import permit na pagkaalam ko ay NFA Council ang mong control nito at G2P, right? Opo, tama po kayo. First of all, ang council po, aware po sila kung sino yung mga rice traders at dumadaan din nga po sa kanila yung approval ng permits. So, yung final approval. If I'm not mistaken, but I have to double check that. Ang problema kasi sa G2P, hindi totoo po yung sinasabi ni CABSEC kasi mas transparent ang G2G because you're looking at two government agencies. So, makikita nyo, right away, available due to the transparency policy ang mga documents na to at mga transactions na ito. Unlike po sa private traders, hindi po necessarily ganong ka-transparent. Ang problema din with rice traders, they're in it for a profit, whereas pag government to government, it is possible that we can minimize the profiteering aspect of the transaction. The profit-making aspect of the transaction. Kaya nga, isa pa pala yun, nung nag-utos ang Pangulo na mag-import right away noong February, nagpipilit pa rin yung council na G2P. Nung umupo ang Pangulo dun sa NFA Council, sinabi niyang G2G, pero binago na naman ang council at ginawang G2P. So, ang nakikita ko po dito, marami po kasing bumabatiko sa atin sa mga tungkol dun sa mga sinasabi against CABSEC Evasco. Dun sa mga followers ni CABSEC Evasco, wala po tayong pinupuntiriyang personal sa kanya. Pero maliwanag po at may records naman that will bear it out na hindi po siya sumunod sa utos ng Pangulo. Dun na lang po tayo mag-rely. Yung fact na the chairman of the NFA Council did not follow the president's clear directive and clear direct order to the council. So, yun po ang basihan kung bakit nagagalit ang mga tao. Hindi dahil po sa kung ano-ano pang binabanggit online. Pero ako, ang pinaka-contention ko is when the president ordered an importation, the council should have obeyed. Or they should have told him why it was not possible. Hindi po ginawa ng council yun. Sabi ni Romel Tevez, dapat i-address ng NFA or DAR ang reason kung bakit mataas ang cost ng local rice production. Sir Romel, hindi po NFA yan. DA po yan at hindi yan DAR. Ang DAR po agrarian reform. DA po, mandato po ng DA yan. Hindi po yan mandato ng NFA. Food security po ang mandato ng NFA. Sabi ni LG of Yas, I have nothing personal with Evasco, but who is he not to follow the order of the president? Yan po yung dapat na natin. Huwag na po tayo mamersonal kay CABSEC dun sa kanyang paniniwala bilang dating komunista o kaya yung ibang mga intriga tungkol sa kanya. Simple lang po, dapat sinunod niya yung Pangulo. Tama din po si LG of Yas. Okay, next. Ang dapat natin matalakay ang Supreme Court ngayon. Kasi kanina, nag-post ako, maraming hindi po nakaintindi. Nag-file po kasi ng motion for oral argument si Supreme Court Chief Justice Sereno sa Korte Suprema doon sa kaso niya na co-warranto. Ang sabi niya ay gusto nga niya ng oral argument. So, sumagot ang Korte Suprema at nagsabi na, sige, para matuloy ito, sabi kasi ni Rafi Liana, ang sabi ni Lorraine Badoy, hindi naman daw sinasaway ni Evasco ang Pangulo. I hope this is not true, pero kasi may records maliwanag naman po yung minutes of the meeting na sinubmit na po sa ating Pangulo, yung dalawang meetings po ng council kung saan nag-decide po ang council na hindi susunod sa Pangulo. And available din naman po ang minutes at binigay po ito, sinumite po ito sa ating Pangulo. And that is why the President acted the way he did.
hindi ko po sinasagungat yung sinasabi ni Yusek Badoy. I think she doesn't have the documents. Yun lang po. So, pasensyahan niyo na po siya kung yun po yung stand niya. Gayunpaman, maliwanag naman po ang directive ng ating Pangulo na hindi na po makakasama si Cabsec Evasco pagdating sa ano sa NFA. Okay? Balik tayo sa Supreme Court ulit, ha. So dun sa ano, sabi ng Supreme Court kay Chief Justice Sereno, okay, provided na by filing your motion, umaamin ka, ilagay mo dun sa ano mo sa aaminin mo na ngayon in writing na may jurisdiction ang Korte Suprema. So tumutol si Chief Justice. Ang sabi niya, hindi. I'm not admitting that. In fact, nag-file ako ng motion at nakalagay dun sa motion ko ad cautelam. Huwag niyo pong anuhin si Yusek Badoy. Huwag po ninyong batikusin si Yusek Badoy. Hindi po natin siya binabatikos dito. Pagka merong nagkakamali sa ating government officials, tingnan po muna natin. Kasi kung nananadya, then of course, open sila sa batikos. Pero wala bang tayong evidence na ano, nananadya si Yusek Badoy. I think she was just giving information regarding Cabsec Evasco and giving you the information as far as she knows. Okay, so hindi natin siya ma-blame kung yun yung alam niya. Okay? Huwag po tayong mag-away at huwag niyo pong pag-awayin yung mga tao sa loob ng gobyerno. Even the president doesn't like that. Okay, Supreme Court uli tayo, ha. So sabi ngayon ng Supreme Court, ay, oh sige, tama ka, hindi ka nga namin pwedeng pagsabihan na ilagay mo. Kasi ang ibig sabihin, sorry, balik, tak, para maliwanag. Nung nag-file ng motion si Chief Justice Sereno, ang sinabi niya doon, this is a motion ad cautelam. Ang ibig sabihin ng ad cautelam is with caution. It means na hindi niya inaamin ang jurisdiction ng Supreme Court. So, binring up niya to. So, sinabi niya dun sa mga mahistrado sa Korte Suprema na hindi niyo po pwedeng sabihin na inaamin ko na ang jurisdiction ng court kasi final ko yung motion ko ad cautelam. At sinabi ng korte, okay, tama ka nga. Sige, hindi ka namin paaaminin na ganito. Kasi pwede naman po mag-decide ang Korte Suprema base dun sa ebidensya at base dun sa mga sinumitin na ng mga pleadings kung meron nga silang jurisdiction o wala. So, hindi po necessary din paaminin si Chief Justice Sereno. Ngayon, makikita natin din dito na kahit ano, hindi pwede natin sabihin na hindi fair ang Korte Suprema because this motion was filed in favor of Sereno at yung decision po ng ating Korte Suprema ay pabor sa kanya. So, kahit paano nakikita natin, this is not a case that is being railroaded kasi napapakinggan po si CJ Sereno. At hindi po ito kaso na walang basehan sa batas. So, right now pa nga, hindi natin pwedeng sabihin na grabe itong Korte Suprema, inaapi si Chief Justice kasi meron na nga ang kaso. Kasi, umpisa pa lang, hindi pa sinasabi ng Korte Suprema na binibigyan nila itong kasong to ng tinatawag natin na due course. Na ibig sabihin ng due course? Ang due course means na in-acknowledge natin may kaso na nga. And in that sense, nag-acquire na ng jurisdiction ng korte doon sa issue na ito. So, wala pa po yun. At wala pa din pong wala pa pong ruling tungkol dun sa jurisdiction ng ating hukuman over the subject matter at saka dun sa mga tao to. Sa mga tao like the respondent, CJ Sereno. Okay? So, right now, ang susunod natin maririnig dito, ang susunod na mangyayari dito is magkakaroon po ng tinatawag natin na oral argument sa Korte Suprema sa Baguio on April 10. Merong nagtanong, bakit sa Baguio? Tradition po ng ating Korte Suprema na katuwing summer ay umaakyat sila ng Baguio, kaya nakikita ninyo doon narang tinatawag na Supreme Court compound, yung mga bahay ng ating mga mahistrado, doon po sila nagsistay. So, pag summer po, ang sessions po ng Supreme Court ay doon po hinuhold sa Baguio. Sabi ni Fe Liana, Lanas, NPA pala, di ba kayo ng second thoughts kung anong hidden agenda? Create chaos through staple food, mabilis, maka
paggalit yun ng masa, gets nyo ba? Ang team, check the real motive, NPA. Hello, how can PRRD trust an NPA? I think former kasi po si Cabsec Evasco. Tinatanong ni Dennis kung fired na si Cabsec Evasco. Hindi naman po. Tinanggal lang po sa kanya yung mga ahensya. Ang ilang ahensya. So, sabi ni Suzette, please share para maliwanag yung analysis nito. Okay, may tanong po ba tayo tungkol dun sa Korte Suprema? So, yun pa lang po ang ano, ang nangyayari. So, ako, excited ako makita yung oral arguments sa April 10. Kasi, merong directive din ang Korte na kailangan umattend si CJ Sereno at tatayo siya for herself. Hindi naman siya i-require to represent herself, but she has to be available. Ang tingin natin dito, tatanungin siya ng mga mahistrado directly on certain matters pertaining to certain facts. Halimbawa, ikaw ba nagsubmit ka ng salin o hindi? So, yung mga ganon. So, exciting yung mangyayari sa April 10. At aantabayan po natin yan. Ulitin ko ah, Cabsec Evasco has not been fired. The supervision of certain agencies lang have been removed from his office. Okay? I'm excited. Alam ko nakakagalit din yung pagsuway o yung hindi pagsunod. Sige, wag na natin gamitin yung word na pagsuway kasi baka may magalit. So, pero yung hindi pagsunod ng council dun sa directive ng Pangulo natin ay, to use the words of our Vice President, nakakabahala. Sabi ni Fe, former, still ingat. Oo, naiintindihan ko po kayo. Sabi ni Rene Chongson, di ba kapag indefinite leave na si Sereno at hindi na niya pwedeng diktahan ng Supreme Court and Bank tungkol sa pag-inhibit at oral argument is optional sa kuwaran ko? Okay. First of all, hindi naman po dinidiktahan ni CJ Sereno ang Korte Suprema. Nag-file po siya ng motion. Normal po yun kung party litigant ka. So, kung ikaw ang respondent, pwede ka mag-file ng motion sa Korte. So, hindi naman niya po dinidiktahan. Yung oral argument po, grant naman po ng ating hukuman. Hindi naman po nagdikta ang ating CJ tungkol dyan. Nag-file siya ng motion for oral argument. Sabi ni Teddy Girl, may narinig po ako sa breaking news na pinagsasubmit ni Senator Gordon ng report ang kapulisan regarding ata sa war on drugs. Sa Korte Suprema po yan. Pero kung gusto niya, i-discuss natin yan dito. Sabi ni Baby Shark, siya lang ang nag-iisang peking CJ na nangangailangan ng attorney. Hindi naman po. Actually, we shouldn't. Lawyers are not encouraged to represent themselves. I think pinapapunta siya para sumagot ng mga tanong direkto dun sa mga mahistrado on certain facts. So, Mel ha, ikaw, salbahe yung comment mo. Hindi ko nababasahin. Sabi ni Yolanda Schmidt-Klein, hello from Germany, thank you for being there. Very informative. Thank you po. Sabi ni Gregorio, Gregorio Campo, sa mga moves ni CJ, nakikita na there is a consciousness deep inside herself. Sana mag-resign na lang siya habang di pa siya lalong nababawan sa kahihiyan. Okay. Sabi ni Francis Galera, nababawan sa kaban-kaban na kadiliman si Cabsec. Kayo talaga. Ang salbahe niyo. Okay, meron pa tayong isang pag-uusapan. Kaya na ba natin pag-usapan ng rice terraces? Okay. Lumabas sa ABS-CBN today na hindi lang daw po Boracay ang kailangan ng rescue, ang Banawe rice terraces. Then, doon ako nainis kasi ang World Heritage Site natin, hindi lang po Banawe. Apat po yun, apat po na inscribed sites at apat na probinsya. So, ang inscription nga sa, ang declaration nga sa UNESCO ay Rice Terraces of the Philippine Cordilleras. Okay? Let ha, Rice Terraces of the Philippine Cordilleras. Gayun pa man, sinasabi ng ABS-CBN na kailangan ng tulong ang Rice Terraces. At doon naman nag-agree ako. Kasi ang Rice Terraces po natin, bukod sa World Heritage Site yan, ay syempre, pinagtataniman ng bigas.
Pero ang bigas na tinatanim po dito sa ating rice terraces ay tawag tinawon. Ang ibig sabihin po ng tinawon, taon, yearly. Kasi once a year lang po ang harvest dito. At agree din naman ako na kailangan ng tulong dun sa restoration. In fact, sinasabi ng ibang mga opisyales ng ano ng probinsya ng Ifugao na ginagawa naman po nila yung nakakaya nila para ma-restore yung terraces. Pero may problema. Ang reason po kung bakit hindi na-restore yung terraces ay dahil may mga pamilya na ayaw na talagang magtanim dun sa rice terraces. Ang heritage po, hindi lang po ito yung gusali o kaya yung immovable site katulad ng rice paddies. Ang World Heritage po, ang heritage po, kasama po yung mismong paniniwala, yung mga practices, yung mga tradisyon na inaisasama dun sa pagtatanim ng ating bigas. So yung mga rituales, yung mga epics na relating dun sa rice terraces, yung indigenous knowledge system. Nakakita na po ba kayo ng ritual na tumutugtog ng gong yung mga nagtatanim? Hindi sila nagtatanim, yung mga magsasaka dahil nagpapaalis sila ng daga doon sa rice terraces. Sa lahat ng ito, kung wala naman pong maniniwala na o wala na pong po doon sa mga may-ari ng terraces ang gusto magtanim, mahihirapan po tayo sa restoration. So dapat yun ang tinututukan, yung cultural aspect ng ating rice terraces. Sabi ni Hazumi, so any questions na on any topic na diniscuss natin, wag naman yung malayo dun sa diniscuss natin. Sabi ni Hazumi, yung pagsuway ni Kabsek ay indikasyon ng pagiging corrupt sa ahensya at hindi pagsunod niya kay PRID ay pwede niyang ikatanggal, di ba? Opo. Hindi nga po kailangan ng COAS para patanggal si Cabinet Secretary Erasco. Ang kailangan lang po ay mawala ng tiwala ang ating Pangulo sa kakayahan niya. So, pag umabot dun sa panahon na yon, then I think that the President will not think twice about it. Kung matatandaan po ninyo, about 2 weeks ago, nag-imbita ang ating Pangulo ng ilang mga kolumnista dun sa Malacanang para magkwentuhan sila. At ang kasama doon ay sina yung ating mga co-host sa Karambola katulad ni Jojo Robles at Reporter Panal. At ang sinabi ng Pangulo, nung tinanong siya na, how do you think your cabinet, is performing well? Or okay naman ba ang gabinete mo? Ang sabi ng Pangulo, hindi. At ang gusto sana niya ay tumakbo na lang lahat sila para sa Senado para it would be difficult for him to remove some of them. Bakit nahihirapan ng Pangulo magpaalis? Well, some of these are political. Halimbawa, merong mga tao dyan sa gabinete na kahit tayo tutol nung pumunta sila, di ba? Nung na-include sila. Pero merong mga dahilan ito. Halimbawa, merong nire-represent or merong significant votes ang tao na ito or meron siyang nire-represent o kinatawan siya ng ilang mga grupo na maaaring maghatid ng mga boto sa 2019. So that might be a political consideration. Yung iba naman din po ay kasi either pinagkakatiwalaan niya at wala naman, o kaya wala naman din siya pong ibang mapagkakatiwalaan na mailalagay niya sa pwesto. So maraming reasons. Ang sinasabi natin dito is there are some conclusions na hindi na natin magagawa. One is that if your cabinet secretary na nagtitiwala pa ang Pangulo or sa tingin niya tama yung ginagawa mo, that's not true. Kasi tingnan niyo yung ginawa niya dun sa council. Naghintay ang Pangulo. Bago niya pinagtatatanggan sila at bago niya binago yung kanyang polisiya tungkol dun sa National Food Authority Council, ay naghintay siya. Nakatatlong beses siyang sinuway bago siya nag-react. So, dun sa mga nagsasabi, halimbawa, bakit hindi nagsasalita ang Pangulo tungkol sa Dengvaxia and all of that, I think that we should let the President decide based on his own timetable. Alam natin na meron siyang ikinoconsider when it comes to this. Minsan naman, hindi talaga mag-a-act ang ating Pangulo. And it might be because there are certain facts na hindi po maaaring, na hindi niya maibubunyag, pero kinoconsider niya. At meron ding mga instances
na baka sa tingin ng publiko masamang masama na itong taong to, pero pinapanigan pa rin ng Pangulo. Natatandaan niyo po, at the early stages of this issue, ang dami-daming galit dito kay, ano, kay Jason Aquino, kay Administrator Aquino. Kung ano-ano pang ang pinagsasabi, halimbawa sinasabi na dati daw galing siya sa BOC at kurakot daw siya sa BOC. Paki-check na lang po yung records, hindi po naging BOC kahit kailan si Admin Aquino. There was a time na he was considered, pero hindi po yun natuloy. So, yung mga nagsasabi mga ganon, paki-check na lang po yung facts nyo kasi baka nag-fake news kayo. Kayun pa man, ang impression nung umpisa kay Administrator Aquino is walang nagtitiwala sa kanya at mas malaki ang tiwala ng mga tao dun sa mga pinagsasabi ng council. Kaya nagulat na lang tayo lahat nung napaalis si Yusek Valdez kasi maliwanag na pinanigan ng Pangulo si Admin Aquino. Ayun, hanggang sa umabot sa ganitong point na ngayon, nakikita na ng lahat ng tao na may basihan kung bakit nagtitiwala ang ating Pangulo kay Admin Aquino. At ngayon, maraming nagre-question ng tiwala ng Pangulo natin dito kay Cabsec Velasco. Ako sa tingin ko, let's trust the President when it comes to discretion niya to retain or to fire yung mga tao. Okay? Sabi ni Alvin, required ba na mag-inhibit ang associate justices because they testified against Sereno sa House hearing or is it upon their personal decision to inhibit or not? Ang mag-decide nga po niyan is still the court. So, halimbawa, kung sa RTC, mag-file ako ng motion to inhibit, yung judge pa rin yung mag-decide nun. So, yun po ang ibig sabihin nun na it's their personal decision. Hindi po. Kasi the motion is filed before the Supreme Court. So, yung Supreme Court, yung individual magistrates pa rin po ang magde-decide nun. At sila ang magde-decide kung sa tingin nila, yung pagtestigo nila sa House will constitute an act that means that they are already prejudiced against the respondent. Eh dun sa mga bumabati sa karambola, maraming salamat po. Bukas may karambola po tayo, 8 to 10, DWIZ882. Sabi ni Christine de la Cruz, anong dahilan ni Cabsec Evasco sa pagsuway? Ito yung theory ko, kasi hindi naman po sinasabi. Ang sinasabi kasi ni Cabsec Evasco is, actually, hindi niya in-explain. Hindi niya in-explain kung bakit hindi siya sumunod. Ang sinasabi niya is, pinipilit niya unang-una na sige, mag-import kami pero dapat G2P, which means na tataas din yung presyo pagka G2P, posibleng tataas yung presyo at hindi kakayanin ng NFA yung presyo na yun, or one or two, hindi ganun ka-transparent ang G2P, especially since ang binibili po natin ay para sa rice stocks ng NFA. Ang sinasabi din po niya, parang ang lumalabas kasi, si Cabsec Evasco subscribes to the free market theory na dapat pagdating sa lahat ng commodities, yung merkado ang magsaset ng price. Mataas ang demand, mataas ang presyo. Mataas ang supply, mababa ang presyo. So, ang maliwanag dun sa sinasabi ni Cabsec na parang free market ang mas gusto niya. In fact, sa 2022, ililift yung tinatawag natin na quantitative restrictions, yung quota ng importations, bubuwagin na yung quota na yun. So, pero may choice pa tayo sa 2022. Sa tingin natin is one of the reasons kung bakit hindi kaagad nagpapa-import ay dahil gusto ng council na masanay. Hindi ko sinasabing si Cabsec Evasco ha, kasi council lang nag-vote. Gusto ng council masanay dun sa mataas na presyo ng bigas para matanggal na yung quantitative restriction sa 2022 at hindi na masyadong magiging relevant ang NFA in the years going up to that. Sabi ni Roy, ask lang bakit grabe yung class ni PRRD kay Aquino at parang wala na siyang tiwala kay Evasco na parang parati niyang kasama sa Malacanang. Sabi ni Roy from Tagum City ng Davao. Bakit nagtitiwala siya kay Jason? Simple lang. Kasi pag administrator ka, may access ka to all the documents. So, na-provide niya sa ating Pangulo yung ebidensya na kailangan para ma-persuade ang ating Pangulo tungkol dun sa mga pangyayari.
sa NFA. Halimbawa, yung mga sinasabi na nag-release kasi ng October, November, December, yung mga ganyan, lahat yan napabulaanan ni Admin Aquino because he has the documents to prove it. So, yun po yan. Ang tingin ko, it isn't so much na ano, but magkakilala sila. Actually, mas matagal kilala ng Pangulo si Evasco. But ang advantage ni Admin Aquino is that he has the evidence. Sabi ni Charlene, ano pong nangyayari sa recount sa balota? Grabing dayan, patay na buhay at mubota in favor of Lenny, nakaka-high blood na. Chillax, kasi hindi pa nga tayo tapos sa bilangan eh. Tingnan muna natin. Nakikita natin halimbawa mga basang balota and all of that. So, nakakainis, syempre. Kasi maliwanag na somebody is trying to destroy evidence. Ang tanong is, significant po ba yung na-destroy na evidence para magbago po yung outcome? So, yun po ang hinahabol natin. So, chillax lang muna. We have to see. Sabi ni Rene Chongson, tungkol sa sewerage system ng Pinas, siguro kailangan ng government-operated treatment plant para matrain ng DENR yung sino mang agency na ito check ng compliance to. Dapat monthly yung coliform count and like. Monthly naman po talaga. Diba sa time na yung City of Manila nga nasabihan na yung drinking water ay contaminated with E. coli. As it turns out, hindi. But regular po ang checks. If I'm not mistaken, DOH nga po ang nag-check ng coliform levels. So, at ang sewerage system kasama na po sa mga city plannings at requirement po ng DENR na certain industries are like hotels have to put in their wastewater treatment. So, matagal na po ito. Hindi po ngayon ito bagong civil na rule. Sabi ni Leira, John, paano kung mag-inhibit yung mga binabanggit ni Sereno? Mag-inhibit sila and the decision will be based on the remaining justices. Apat pa lang po ang pinai-inhibit niya. I think meron siyang motion na ipa-file para ma-inhibit si Teresita de Castro, si Justice de Castro. Pero huwag natin kung unahan siya. Okay, next. Suzette says, former Justice Davide expressed concern regarding apparent politicization of the judiciary instead. Judges should be helping her uphold her right to fair trial. hindi po. I think meron kasi, pumanig kasi yung Judges Association dun sa pag-file ng kawaranto. So, ang sinasabi ni Justice, dating Justice Davide, na ito ay signos daw or sign na napopoliticize ng ating judiciary. I really don't think so. Kasi ang mga judges po are under the administration of the Supreme Court. So, may opinion sila about this. Sabi ni Michael Cogoliodo, masakit sa akin ang nangyayari dahil supportado ko si Sec Evasco, pero nakay PRRD pa rin ako from Panabo City. Opo, ganito na lang po. Let the evidence speak for itself. Sabi ni Gregorio Ocampo, may tiwala sa PRRD kay Sec Aquino. One word is enough. Pag may sinabi siya kay Sec Aquino, because Sec Aquino is former Musang. Scout Ranger siya dati. Pero hindi secretary yung level niya. NFA Administrator, I think USEC ang level niya. Yes, Christine, nasagot ko na po yan. Sabi ni Ogie, pero nakita na may nagde-destroy ng evidence. Hindi ba sapat na yun para sabihin ng daya talaga si Fake VP? Hindi po. Kailangan po na ma-link natin ang kampo ni VP Lenny dun sa pagsira ng mga so, pagka ganon, then, of course, that will be in favor of BDM. So, kulang yung ebidensya. We have evidence of destroyed ballots, but none yet as to who did it. Sabi ni Britt, Romano Scott. Follow up with Alan Comment. Food security is a big concern of the president. Kaya nga po madaling ma-weaponize ang rice issue against his government and against his policies. Will it be best if the government will provide other products or alternatives to prevent rice panics? It's okay to provide alternatives, pero you're also going to have to change the culture. Kasi, kung kunwari, available may rice at may kamote. For those na gusto talaga ng kamote bibili nila. Pero the availability of rice means that yung rice mo nang tatanggilikin at hanapin siya.
Sabi ni Ronald Bravo, dapat i-implement strictly ang sewage drainage system sa lugar. Opo, but there's some places kasi na nahihirapan tayo, like the city of Manila, na napakaluma because the city is 400 years old. So, ang ibang sewage, ano yan, kaya nga mabaho ang Manila Bay kasi raw sewage ang pumupunta doon, dun sa ano. Ang labasan nga is Manila Yacht Club. Ewan ko kung nalagyan na ng treatment yan. Sabi ni Al Pineda, if mag-resign si Lenny in the middle of the recount, sinong papalit na VP? Yan naman po eh, kung sakaling tablan siya na. Okay. When there is a vacancy in the office of the Vice President, the President can choose from the Senate or the House, subject to concurrence by the House. I think two-thirds vote, something like that. Majority vote, sorry. That's if the position is declared vacant. Ngayon, dahil merong ongoing na electoral contest, maaari naman pong sabihin ng Pangulo na hindi niya i-declare na vacant yung position at iintayin niya yung results ng electoral contest. Of course, magka-question to sa Korte Suprema. Sabi ni Rafi Liana, hindi kaya contaminated ng E. coli yung mga balot para magkaroon ng health issue ng mga revisors. Apat na nga yung nag-quit eh. Ito po yung kailangan natin tandaan. Kung nabasa ang mga balota na ito at mukhang recent yung pagkabasa, it happened during the time na nandito na siya in the position of the Presidential Electoral Tribunal. So malaking bagay po yan. Sabi ni Alex Mendoza, posible po ba na magkaroon uli ng elections for sa 2019 kung talagang walang magandang resulta ng recount? Anong ibig sabihin na walang magandang resulta? It's either Lenny won or BBM won. Sabi ni Ronald, kumusta si Captain Feldon? Give our love to him. Hindi ko nakakausap eh. Pero sige, paabot natin. Nanonood naman dito yung mga kapatid niya. Sometimes, I hope. Sabi ni Mona, parang nading rock siya din yung mga palota. Sabi ni Miriam, do you think there's a chance BBM will come out the winner? Tinatanong din ni Albert kung may habol po ba si BBM. Alam niyo, wala akong bolang kristal eh. Mahirap po pa siyang mag-speculate. I think that BBM's petition was well done. In other words, maliwanag naman po dun sa mga motions niya na supportado ng ebidensya yung kanyang mga contentions. Of course, there's the usual delays na maaaring maging basihan kung na mahirapan tayong mapalitan ni BBM si VP Lenny no matter how valid his petition is. So, ayoko mag-speculate. Titignan po natin. Gusto ko yung tunay na nanalo yun ng umupo. At the way things look, parang si BBM has a good case. Sabi ni Rafi, asawa ba ni Cap si Attorney Magsushi? Hindi ko po alam. Sabi ni Cynthia, I don't know if you have discussed it before, the wet ballots, what are the implications, whose advantage, we don't know yet what the implications are because it's not enough that the ballots are wet. We have to know who did it. Sabi ni Elwen, who do you think will become CJ if matanggal si Sereno? We don't know rin yet kasi it's the president who will appoint. So, but he will have to appoint based on considerations also of seniority. Kasi yung isang reason kung bakit there's so much resentment against the Chief Justice is because marami siyang nilaktawan. Tinatanong, pabor po ba kayo sa death penalty for plunder? Kasi yun ang hihingin ko kay Mo kapag tumakba siya sa Senado. It used to be death penalty anyway. Ito yung problema. You can put death penalty on any crime. But if the president will not implement it, good luck. Diba ganun ang ginawa ni GMA? She refused to implement the death penalty. Tapos later on, lumabas yung legislation
repealing the death penalty law. Sabi ni Deng, punta ka sa Madrid Summit, it will be a privilege to meet you in person. Punta ako Madrid, pero hindi pa po sa Summit, hindi po ako aabot. Ang hirap po kasi kumuha ng ano ng visa if there's no specific invitation from somebody in Europe or in Spain or in mga countries na pupuntahan. Sabi ni Raul, what are the chances na malipat sa Manila ang kaso ni Sundalong Canyon from Davao? Well, it will depend on the judge. Kasi, or the prosecutor. Kasi meron kita tawag na motion for change of venue. Ginagrant ito dun sa ibang mga cases. Pero, we will see kung anong magiging basis ni Senator Chilianas. Okay. Meron pa po bang mga tanong na hindi pa po natin nasasagot? Yung mga nagsasabi na I can be DOJ or I can be senator, huwag na po natin i-push yan. Kasi alam naman po natin, ito nga lang kinampihan natin si Admin Aquino as against the NFA Council, nagkikreate na tayo ng kaaway. So, yung mga kaaway na yon lalabas yung mga yan at syempre, tututulan tayo. So, huwag na lang po natin. Ang saya naman ako nagkagawa ng ganitong FB Live natin at nakaka-sagot ng mga tanong ninyo. Sabi ni Deng Bautista, G2G attorney, I'm sure you'll get a visa instantly. Sabi ni Robert Manzano, I make it easy to understand and enlighten these national political issues. Thank you po. But it's also because you ask the right questions. Sabi ni Miriam, si Lenny nagpunta dito sa Europe, bakit paalihim? Kung hindi yun na ibalita at pumunta siya na, kasi hindi pwede ba yung magsalita siya sa mga forum? Opo, kasi meron tayong basic freedoms. One is the right to travel, the other is the right to speak. Diba? So hindi natin po siyang pwedeng pigilan. Ang pwede natin gawin is parusahan siya kung sakasakali yung sinabi niya ay nag-violate ng mga batas. Halimbawa, inciting to sedition. Mga tanong. Pati yung dun sa ano, kung yung ginamit niya na pondo ay donated tapos hindi niya dineclare, meron din po siyang liability. So, yun po. Hindi naman po komot nakaalis siya or may sinabi siya na automatically meron maikakaso sa kanya. It's not the case. Sabi ni Mark, since this is the first ever recount by PET, wala pong existing jurisprudence. So, gaano po kaya tayo mag-aantay para malaman kung sino pa talaga? Iyon na nga, wala nga tayong president, di ba? Pero may president tayo sa recount sa Senado, yung kay Coco Pimentel. President ito pagdating sa Presidential Electoral Tribunal. Okay, since wala na po masyadong mga tanong, sabi ni Rain, ano ba itong sabi ni Rain? What is so sad is that politicians in the Philippines still think we're a nation of uneducated people. So sad, kahit na napaka-obvious na o lahat ng kabalbalan nila, they still have the audacity to play the pity card. Ay, kahit kailan talaga. Ang hindi naman importante yung ginagawa nila to elicit our pity or our responses or para kumampi tayo, kumaling tayo sa kanila. Ang mahalaga po, enlightened na tayo and we will continue to keep trying to enlighten everybody. Sino ang nag-audit sa mga clips ni Lenny kung hindi official? Wala po. Ang ina-audit lang po kasi yung gastusin niya as a government official kung nanggaling din sa budget niya yung pera. So, ina-audit yan. Kasi required ang liquidation. Ngayon, kailangan din siyang mag-de-declare pagka meron mga nag-donate sa kanya. Sabi ni Sakura Nakano, our DDS group here in Paris are going to ICC headquarters on the 14th to protest against their obvious mockery of our PRRD leadership. Yay! Sabi ni Annalisa, paano mapapressure ang Senado to do and pass a Senate version of the divorce law? Sobrang unfair kasi that they're shoving their beliefs down our throats.
kung sila di nila kailangan, paano naman yung mas marami na kailangan yung lona yun? Agree naman po ako sa inyo, ma'am. Ang problema is, parang wala silang takot eh, no? So, we have to make sure that the senators know and understand, lalo na yung mga re-electionists, that we're not going to vote for them if they're going to keep doing this. Sabi ni Gregorio, what's the final option? KBBM, final resolution of the case. They have been now in favor, if they favor Lenny, in spite of that. We can't discuss options until we know what the decision is. So, yun yun. Sabi ni Cipri Piamonte, I'm not sure if you're being sarcastic, so I'm not going to read your comment. Sabi ni Makoy Lustre, may history na kay Hello Garcia. Ngayon naman. Okay. Sabi ni Ronald, any opinion about the new SOJ? Okay, marami sa ating, including myself and yung mga Karambola team, part of the Karambola team, si Sir Jojo. So, on the other hand, si Sir Jonathan, panig siya kay Maynard. Si Sir Jojo, he still wants to, kumbaga, he will let, he will judge based on the performance of Attorney Maynard. Attorney Maynard kasi was with the Aquino administration as Deputy Executive Secretary for Legal. At tumulong siya po dun sa turnover from the Aquino administration to the Duterte administration. Ngayon, in consonance with that, nagtanong-tanong din ako kasi Ateneo yun si Maynard eh. And all of the opinions that I have elicited so far, sinasabi sa akin na okay si Maynard. He's professional and he has no political, kumbaga, he doesn't act according to politics, only batas lang daw. So yun ang mga nakuha kong opinion. In the end, I think we will just have to wait and see. Sabi ni Raul, what's the use of environmental fees being collected in Boracay kung wala din palang epekto sa pangangalaga ng isla? Well, meron tayong tinatawag na Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, o kaya yung Laws on Plunder. So, ang ano niyan is, i-audit natin saan po napunta itong environmental fees na ito. Last two questions. Ang problema nga po, attorney, sabi ni Alexander Mendoza, umuboto ang taong bayan ng totoong alam nila na ginagawa ng tama, pero pagdating sa COMELEC, dun po tayo nadadaya. Ano po dapat natin gawin para matanggalan mapalitan ng Smartmatic at ang mga tao sa COMELEC bago ang eleksyon? Well, mag-i-eleksyon tayo sa 2019. We need candidates who are brave enough to question this. Pero before that, wala po akong nakikita other than kasuhan natin ang Smartmatic at saka yung mga COMELEC officials, but you can only do that based on evidence. Ang good news natin, dahil napaalala ni Deng Bautista, who said, I don't really don't vote, but now surely I will participate. This is the first government I'm giving all my support. I'm a martial law baby, by the way. Okay. Na ipanalo natin si Pangulong Duterte in spite of the fact na ang may hawak sa gobyerno at the time was kalaban. Okay? In spite of all of that. So, kumbaga, yung votes ni Duterte were so many na hindi na magdaya against him. So, I think this is the, ano, this is the ultimate strategy. We have to be united. Lahat ng DDS. Magkaroon man tayo ng maliliit na, hindi naman tayo kailangan mag-agree on anything. Being united doesn't mean that we all have the same opinion. Pero on certain matters, we have to be united. Let's be united, for instance, on certain candidates. So, kung sino man ang magiging candidates para kay Duterte, then it would be nice if we all voted for them para hindi po sila madali madadaya ng ibang mga kandidato na hindi naman atin. We also have to look very, very carefully at these candidates. Talaga bang
solid Duterte or solid pro-administration itong mga to. Kasi meron naman tayong nakikita na nasa gabinete ng ating Pangulo na hindi tayo sure kung are you really in favor of the president and why are you issuing opinions that are contrary to his actions? So may mga ganun. Kailangan tayo magkilatis. So what we will do is in the days coming up to elections, gagawa tayo ng maraming Facebook Live para po i-discuss natin ang mga kandidatura ng mga ito. So, I think that we can end this at this stage. Maraming maraming salamat po. Yung mga hindi pa po nag-share, pakishare naman po. Yung mga nakikinig nito through YouTube from somebody else's channel, may channel po ako, Trixie Cruz Angeles, doon sa YouTube. Tapos, if it's easier, you can follow at Luminous by Trixie Cruz Angeles and Adek Paglinawan here on Facebook, at mag-subscribe lang kayo dun sa mga Facebook Live so that you will get immediate notice kapag meron sa amin yung nag-live. Maraming maraming salamat po dun sa pagtangkilik ninyo ng mga Facebook Live dito, at para sa mga matatalino at very informative na tanong at mga comments ninyo. Maraming maraming salamat po ulit. I will see you tomorrow on Karambola. We have Facebook Live and YouTube live streaming for that. We will see you, and then just I hope you participate dun sa Barangay Karambola, dun sa Facebook Live natin or dun sa YouTube natin. I'll see you tomorrow 8 o'clock to 10 o'clock in the morning on DWIZ. See you then.